Good morning. Ngayon po, turo ko po sa inyo, share ko lang po yung paraan ko ng pagbo-boneless. Dapat nyo lang pong tandaan na pagka bo-boneless kayo, kailangan pipili kayo ng bangos na magandang klase. Ang pinaka-the best pong i-boneless ay yung bangos na dagupan. Paano patingnan kung dagupan yung bangos? Medyo yun dito niya pong mga kaliskis, mga dark po ang kulay, pati yung mga ganito niya, dark. Pagka may nakita kayong parang yellowish na yung mga balat, yung kaliskis niya, hindi siya dagupan. Start na tayo. Cut na natin dito sa may buntot. Pag nagka-cut kasi ako nito, inuuna ko muna itong tabi. Ito. Pag nakat ko na siya na ganyan, saka ko lang siya ihiwain doon. Ganyan. Slice lang natin ng ganyan dahan-dahan. Ayan, okay na. Ito po kasing bangos na to gagamitin natin sa pagluluto ng tinapa. Kaya, hindi ko po sinasagad yung hiwa hanggang sa bibig niya. Kasi pag niluto po namin yung tinapa, kaganyan po siya. Yan. Pangit kasi pag yung tinapa na masyadong nadaing na hiwang-hiwa. Yan. Saka, tatanggalin natin tong tinik niya. Pag nagtatanggal lang ako ng tinik niyan, hawakan ko lang siya dito. Tutupiin ko lang siya na ganyan. Para lang yan. Para lang maputol siya. Pag naputol na siya, hawakan niyo siya ng forceps. Dahan-dahan niyo siyang itaas. Tapos itong thumb niyo, ipupush niyo siya ng, ipupush niyo yung laman. Para habang tinataas niyo yung tinik, hindi sumasama yung mga laman niya. Ganyan. Hanggang pataas. Ayan. Ayan. Tanggalin na po natin. Tapos lilinisan na lang po. Tatanggalin yung mga bitukay, yung hasang. Huwag niyo po itapon yung ano, yung mga bitukay, yung mga tinik na natatanggal niyo. Pwede niyo po siyang iluto kung may mga alaga kayong pusa o aso. Kasi ganun yung ginagawa namin. Ang ginagawa namin, na-adobo namin, natuyon-tuyo, may suka. Para kahit ilang days, inuulam lang nila sa kanin, may stock sila ng ulam. Start na po tayo. Ano pong kailangan? Gunting. Na matulis po. Kutsilyo. Kahit naman sa ang kusina, may kutsilyo. Saka, ito pong mosquito forceps. Ang tawag po dito ay mosquito forceps. Makakabili po kayo nito kahit saan pong Mercury store na drugstore. Meron pong tindang ganito. Sabihin nyo lang po, mosquito forceps. Ano po siya? Nasa, ang bili ko dati, 75 pesos. Ewan ko lang po ngayon kasi 5 years ago na po yun. Start na po tayo. Okay. Paliwanag ko lang po kung para saan po yung gunting. Nakikita nyo po to, mga to. Tinatanggal ko po yan kasi may mga naiwan pa yung maliliit na tinik galing dito sa tinik na malaki dito. Gupitin nyo lang ng ganyan. Tapos pag natanggal nyo na, ayan, madali na siyang klahe. Katapos po, inuuna ko po itong sa may buntot. Kasi, pinuto lang natin, nandito pa yung ibang tinik sa katabi nitong matigas na tinik na ito. Ang ginagawa ko, hinihiwa ko po hanggang sa balat. Ganyan. As in talagang tanggal na tanggal. Huwag naman pong sobrang mabubutas na yung balat niya. Kasi yung parang may mga ano siya, may mga litid siya, na kapag
chinani mo siya dito, nagugulo yung mga laman, parang masyado naman siyang nasisira. Tapos, ito po ang unahin natin yung mga nandyan sa labas na. Kasi madali na po yan, kita na natin. Ayan. Pagka nagbo-boneless po ko, ang isang piraso ng bangus, nabo-boneless ko siya ng 2 minutes. Pinakamabilis na po yun. Kasi ito po ang aking trabaho, mag-boneless. Tuturo ko po sa inyo kung saan-saan yung mga tinik nakalagay. Para hindi kung saan-saan kayo magpapasok ng tiyane. Karaniwan po, ang pinakang, kung nasan lang po yung mga tinik, nandito po sa dulo, pababa. Yan, nandyan po yan. Tapos, etong gitna, ang tinik lang niyan ay nanggan dito lang sa gitna. Yung nandito sa baba, wala na pong tinik yan. Kaya hindi nyo na po yung kailangang padaanan. Yan, hanggang dyan sa taas. Kasi ito lang yung may matigas na tinik. Yung dito, hindi na. Malambot na. Tapos, yung katapat nito, dito, yan naman po, meron pababa. Tandaan nyo lang po na itong gitna, pataas, tas ito, pababa. Ganon din po tayo dito. Kung yan nasa gitna, yung katapat nito, ganon din po. Tapos, yung gitna niya, pataas lang din po ang meron, tas dito, hanggang sa baba. Yun lang po ang hahagodan ninyo nitong forcep. Ako po, hinihiwaan ko siya dito, sa dulo. Yan. Hanggang sa lumitaw yung mga tinik niya. Kasi pagka yung hindi ko siya hiniwaan, tas nakaganon lang, masyadong nakakain yung mga laman. Kasi dito maraming mga maliliit na parang litid na nakakapit talaga sa laman. Kaya pagka hindi mo ginanon, masisira masyado yung laman niya. Hindi kagaya ng pag hinihiwa mo na ganyan, mamaya makikita nyo malinis yung pagka katanggal. Start na po tayo dito sa baba ng buntot. Yan. Pagka po pinasok nyo na ganyan, eto pong forceps may lock. Diinan nyo lang po na ganyan. Tapos, itong thumb nyo, bigatan nyo lang siya ng ganyan. I-push nyo lang. Tapos, ikutin nyo yung forceps. Yan. Pag naikot nyo na, habang dinidiinan nyo to ha, para hindi sumama yung laman eh. Ayan na yung mga tinik niya. Ganun lang din hanggang sa umabot sa taas. Ilak nyo, tas ikot nyo. Tinik lang po yung sumasama. Marami po kasi akong pinanood ng mga video, kaya lang, hindi ko po talaga dati makuha yung process nila. Kaya nag-aral talaga ako ng ganito. Nagpaturo ako dun sa tindero namin ng tinapa. Marunong kasi siya. Yun, dun ko nalaman na ganito pala siya kung bakit yung forceps na may lock ang kailangan. Pagkatapos natin dito, yung katapat niya sa gitna, ayan, dyan tayo kukuha ng tinik pataas. Pagka feeling nyo wala na, dito naman tayo sa baba. Paulit-ulit lang, ganun din, lalak, didiinan, iiikot ito, hila, ayan na yung tinik. Sa palengke kasi, pag nagpapaboneless ako dati, meron pa rin natitira, lalo na yung sa dito sa side na to. Kaya lang, ayoko naman na napapahiya ako sa customer na sinasabing boneless, pero may nakikita pa rin tinik. Kaya talagang, pinipilit ko na lahat, nakukuha ko yung tinik. Ayan, wala po siyang nasasayang na laman. Lalo na po pagka ang bangus nyo ay dagupan. Kasi pagka hindi po dagupan, ano po, kahit na anong dahan-dahan mo, sasama sa tinik yung laman. Halos wala nang natitirang laman. Tapos, saka po natin yung kabila naman. Unahin po natin sa gitna.
Yan. Meron kasi kaming gawaan ng tinapa. Kaya yung mga boneless na tinapa bangus, ito po yung mga binoboneless ko araw-araw. Yan. Sa gitna, tapos yung katapat niya, pababa naman, hanggang sa makarating kayo sa dulo. Kaya ako po tinatanggal yan para mas madali na siya. Natanggal ko na po. Tapos, pagka natatapos nyo, hihimasin nyo lang ng ganyan. Didiin na nyo. Parang walang nangyari. Tama tayo sa tabi. Pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Alam nyo po ba ako, nagpapabayad ako sa pagbo-boneless. Ang isang piraso ng bangus, naniningil ako ng 10 pesos. Kaya, pag marunong kayo nito, pwede nyo yung pagkakitaan. Pwede rin naman kahit na sa bahay nyo lang. At least hindi na po kayo. Lalo na pag kayo may mga bata na kakain. Hindi sila matitinik. Kami po kahit na nagluluto kami ng sinigang, kung anong luto nito, binoboneless namin. Kahit yung relleno ng bangos. Ginaganito muna namin, as tinatanggal lang namin yung mga laman, hindi na mahirap maghimay ng tinik. Tapos, tinatahi na lang namin sa ganito yung bangos. O kaya, yung iba, ang ginagawa ko minsan, pagka relleno, pag natanggal na siya, di syempre, nakabukas siyang ganyan, ibabalot ko muna siya, ibabalot namin siya ng foil, tapos i-steam, pagkatapos namin i-steam, saka namin ipiprito. Yan na po, ang aming boneless bangus. Ganyan nyo lang po. Yan. Parang wala nang nangyari. Sana po, natuwa kayo. Sana po, nagustuhan nyo.